Sa halagang hindi pa abot sa 2,000 ay pwede ka nang makapagpagawa ng iyong tilapia backyard farming. Hello farmer, once again welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to ay isi-share namin sa inyo yung isang magandang idea about sa pag-co-culture ng tilapia. I'm sure yung iba dyan ay mayroon ng mga culture na tilapia, pero gustong ibahagi ng isa nating kasamang farmer kung paano niya ginawa yung kanyang tilapia pond na hindi pa nga siya umabot ng 2,000. So ang tilapia na to ay may dami na 250 piraso at ang laki ng kanyang tilapia pond ay 4 feet by 12 feet. Okay? Dito ay isa-isahin natin sa inyo unang-una kung paano ginawa yung tilapia pond na to, magkano yung ginastos, magkano paano niya ito inaalagaan hanggang paano niya ito ibibenta. Okay? So sa gastos muna tayo. Ang tilapia na to na tilapia pond na to na nagsusukat ng 4 feet by 12 ay gumastos siya ng wala pa 2,000 kasi gumamit siya dito ng 6 na sako na simento, which is nagkakalaga ng 280 pesos plus ang mga buhangin dito na kanyang ginamit ay libre na kasi nasa malapit lang sila dito sa gilid ng ilog, kaya maraming buhangin at hindi na siya gumamit ng hollow block. Actually ang ginamit niya dito ay talagang bato na ginawa niya, pinail niya lang. Tapos siya na mismo yung nagtrabaho, no? Kasi marunong siya sa pagko-construct. Then pagkatapos nito, nilagyan niya dito ng sahara sa loob bilang finishing upang yung tubig ay hindi lalabas. Okay? O hindi tatago sa mga bato. Then pagkatapos noon, malakas naman kasi yung kanilang tubig. So importante yung tubig dito, napakalakas ng tubig nila at yung source nga nito ay doon sa bandang itaas. Ngayon matapos niyang i-construct at mayroon din siyang sariling patubig, kaya walang problema sa pag-drain at pagpapalagay ng tubig. Ang susunod na ginawa niya ay humanap siya ng similya ng tilapia, which is mayroon siyang kaibigan na mayroong nag-aalaga rin ng tilapia, kaya humingi na lang siya dito ng 250 piraso. So wala siyang ginastos doon. Then, dito ay may makikita tayo na mga hose siya na nakaano. Ayan. Dito yung kanyang level ng tubig kapag sumubra dyan, hindi apaw kasi dito siya tatagos. At dito naman, kapag halimbawang naglinis siya, pang madrain lahat, siguro ito kapag nag-harvest na siya, dito niya lang bubuksan. Ngayon ang ginagawa niya ay itong hose na yan ay hinihigop niya yung mga dumi ng tilapia sa ilalim kasi ang susunod niyang gagawin, magpapakain siya. Makikita mo yung dumi ng tilapia, yung kanyang mga tai. Ayan. Okay. So kapag na pakain niya na yung kapag na drain niya na, susunod niya ang gagawin ay magpapakain itong tilapia. Ang ginagamit niya sa pagpapakain ay yung regular lang na feeds. Yun ang tawag sa feeds na yun na ginagamit niya daw ay free starter. Ngayon, itong tilapia na to ay nakuha niya nung November, so malapit na ito isang buwan na nandito. Pagkatapos na kapag lumaki na to, kasi nandito sila sa city, ang minsan kapag mayroong bagyo o kapag nagmahal yung presyo ng isda, umabot sa 150 hanggang 200 sa palengke. So ito na yung pagkakataon naman niya na magbinta ng isda doon sa palengke sa halagang 130. Pero liban dyan ka farmer, siyempre isa rin sa kaya niya ginawa ito ay bilang pangulam nila, kasi nga isa sa mahirap ngayon ay ulam. Kung pupunta ka pa ng palengke, gagastos ka pa ng gasolina bago makabili. Pero kung dito, kung kailangan mo ng ulam, pwede ka na kaagad kumuha dito lang sa gilid ng yung bahay. So ayan, pakita ko sa inyo yung bahay nila. Ayan yung bahay nila at dito lang ang kanilang fish pond. Ang taas po dito ka farmer ay I think kalahating metro siguro ito. Ayan. Kalahating metro lang yung taas. At yung tilapia na to ay aabot ng 3 to 4 months bago niya ito ma-harvest. Ang kwento niya pa doon sa hiningian, yung nahingian niya na yun ay yung tilapia na yun ay nanggaling din doon sa hiningi niya rin ng kasama niya na meron ding culture ng tilapia. Nagsimula lang daw sa 14 piraso at dumami. Kaya
importante doon na bagay ay dumarami yung tilapia. Ibig sabihin, ito ay sa loob ng 3 to 4 months ay may chance na yung mga tilapia ay mangingitlog ulit. Ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan na bumili pa ng paulit-ulit. Kasi kapag mayroon ka ng sariling tilapia pond, doon ka na magre-reproduce. So dako tayo sa pagpapakain, ka-farmer. Ang pagpapakain pala niya nito ay umaga at saka hapon. So ganito po yung pagpapakain niya ng tilapia, i-demonstrate niya sa atin. Ito pala ay pilich, no? Yan. So maliban niya, ka-farmer, kasi delikado, kapag halimbawa open lang yung ating tilapia pond, maganda rin ito na may cover. Kaya ito, meron siya ditong ito, mga alambre at saka screen. Ito siguro yung cover ng kanilang bintana, tapos ginawa niyang pang cover dito. Oh, steel matting. Ayan. So kapag may cover na ganyan, maraming bagay yung tulong nito. Unang-una, may iwasan natin kung baka may mga predatory na mga hayop na pumasok dyan, lumango dyan at kainin yung tilapia. O di kaya naman may mga dahon na malalaglag, or baka may makalundag dyan ng manok at hindi makaakyat, mamatay. So babaho yung fish pond natin. So importante yun. So ka-farmer, kung halimbawa meron kayong sariling tubig sa inyong area, meron kayong pagkukuna ng tubig, tapos meron naman kayong buhangin at nahihirapan ka ng yung pangulam araw-araw dahil malayo yung palengke, o di kaya naman malayo ka sa dagat, or hindi maabot ng mga nagbibinta ng isda yung lugar ninyo, I'm sure magandang bagay na simulan mo to. Kasi kapag nasimulan mo to, may inganyo kang paramihin ng paramihin na lang, dahil sa likod mismo ng iyong bahay ay meron kang sariling ulam na anytime na kung kailangan mo ng paulam ay libre kang makakakuha. So kung halimbawa ang gusto mo naman ay pangmalakian o pangmalakasan na estilo, meron ako nakikita ng mga fish pond na talagang sa lupa mismo sila humuhukay, pero dapat doon ay talagang yung area mo ay malapad at saka yung tubig doon ay suficiente at nababantayan. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat din dito kay Kuya Chris Sagandal sa kanyang i-share dito ng kanyang idea about sa culture na tilapia. Napansin nyo pala yung tilapia dito, ibang kulay, no? Kulay pula. Pero sabi nila, mas mabilis daw itong lumaki kaysa dito sa kulay, yung kulay itim. Pero hindi ko pa nasubukan kung saan yung mas masarap yan. So, kung bago ka sa aking channel, ni-encourage kita na mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, upang may share ko pa sa iyo yung masusunod na mga video na madadaanan natin sa ibang mga farmer. At kung nagustuhan mo, ka-farmer, yung video na to, ay encourage kitang i-like mo at i-share mo sa ibang farmer, backyard farmer, para sila rin mismo ay magkaroon ng pagkakataon na gayahin yung ganitong mga style. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam.